Hi guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Say magandang gabi, love. Magandang gabi. Busy-busy kami kasi may pupunta kami sa mall, bibili kami ng damit na pang swimwear outfit. Kasi nga, merong project sa modeling na nag-text sa kanya yung agency na in-apply niya. So bago pala yun, i-explain ko muna. Come here, love. Si siya na lang mag-explain about sa modeling. Oh yeah, I just made a friend, like there's also like a foreigner guy at the gym here, in the condo around the gym. Mm-hmm. And apparently he referred me to like an agency for like modeling or something. Mm-hmm. It's really not my thing, you know, like I'm not confident to do that kind of thing. But he really told me like, oh yes, you should apply, they're looking for people looking like you, you know. Mm-hmm. So I ended up going there, and yeah, apparently like I received a message for a first project. Mm-hmm. But they need I need some swimwear. Yeah, so I already have swimwear, but I'm just gonna buy for top. Yeah, you know, like, you know, kind of like those, just those beach shirts, you know, with like flowers, yeah. Kind of oversized. So yun guys, na-explain niya na. Para lang sa ano, para explain ko pa ng konti lang. Yun, kasi nung last month, pumunta kami ng Makati. Kasi nga, may na-meet siyang isang friend dito sa condo na nag-gym lang din. Doon sila nag-meet sa gym. So ayun, parang sinabi ng friend niya na, uy, mag-apply ka doon sa modeling agency na in-applyan ko na. So siya, matagal na doon na nag-work doon sa agency na yun as a model nga. And ni-refer niya si Simon. And yun, pumunta kami sa Makati. Pinicturean siya, kinuha yung profile niya. Ayun. And then, yun, sabi naman, tanggap naman siya. Pero, syempre, wala pa nung project that time. Kaya, parang, ang ano lang ngayon, mag-wait lang kami ng may project na dumating. Tapos, pag meron, iti-text kung pwede siya doon. And yun na nga, yung first project niya is yung sa Boracay. But, hindi pa siya sure, guys, kasi pagpipilian pa sa kanila. So, marami rin kasi nag-apply, marami rin kasi managpasa ng profile nila. And, yun, isa rin siya sa mga tinex na may possibility na makuha. Kaya yun, hindi pa siya sure, pero kahit na, kaya yun, pupunta na kami ngayon sa mall and bibili kami ng damit niya for swimwear outfit. Kasi short lang siya na meron. Meron naman siyang iba, pero syempre, mas maganda kapag maganda yung outfit para malaki yung chance na mapili siya. And yun lang, natutuwa lang ako kasi nabuboost yung confident niya. Kasi before, hindi siya ganyan guys. Super mahihiyain yan. And yun. Let's go. Yan, nagpiprepare na siya. Super excited siya nun kasi nga, yun nga, may nagtext sa kanya and natutuwa lang kami. If ever man na siya yung mapili, yun yung first project niya sa agency na yun. Let's go? Opo. Next step. Playing at the Sicilia. Nagmamadali kami kaya binibilisan ko rin yung pagsasalita ko kasi nga, kailangan namin magmadali kasi mag-grocery pa kami and magluluto ako ng baon niya. Hindi ko pa naayos yung ano niya, baonan niya, magluluto pa ako. Gagawan ko na lang siya ng sandwich, guys. Yung lagi akong ginagawa sa kanya. Tara na, love. Tara na. Let's go. Dito na kami, guys, sa H&M. Hey, fashionista. Yes, you girl. Getting... Sinusukat niya yung ano. Large. Is that large, love? It's good. It's good. It's good. Itong blue, pwede rin. Mas gusto niya daw yung blue. Get the large size, love. Ito yung isang napili niya, guys. Color blue. Yung isa red. Andun na siya sa loob. Sinusukat niya.
Ito yung blue. Wow, it looks good. Ito yung red. I think it's good. You come here outside, love. You're gonna see it from the. With a short. With a short. I think it's like my shorts kind of blue. So I think this would go much better. I'm doing blue, guys. I think I prefer this. Yeah, I prefer that one, love. Show me. I prefer that. Diba, love? Mas maganda siya for me. It's fine. And my shirt is blue, so. Yeah, sige. My love. Ito yung color green naman. Hindi siya makapili eh. Dito na kami, guys, sa bahay. And ito na, ito yung nabili namin na swimwear outfit niya, kulay blue. Siguro bukas ko na lang ipakita, and bukas niya na lang suotin. Kasi dadaratsa na siya ng work. And bumili siya ng kwek-kwek. Gusto niya ng kwek-kwek. Sa akin naman, ang binili ko is balot. Hindi siya kumakain ng balot, guys. Na-try niya na to and hindi niya gusto. Kasi nga mahina siya sa mga yung pag may nakikita siyang mga kunwari ulo, mga ganyan. Diba nga kahit sa isda na ano siya kumain pag may mga ulo. So ito yung kanya, kwek-kwek. Wala nang stick nung sa kwek-kwek kaya tinadur na lang yung paggamit ko sa kanya. Love, oh. Tinidor. Thank you. Your kwek-kwek. Mamaya ko nakainin yung balot kasi makikita niya eh, and ayaw niya ng balot. You don't want balot, diba? You hate it. It's good? I really love it. The sauce is so good. Yeah. Gusto niya ang kwek-kwek. Wala kasi ang squid bowl dun, kwek-kwek lang. Gusto niya rin yung squid bowl and kick yam. Pero yung fish bowl, hindi niya masyadong gusto. Sarap. And this time I have 8 kwek-kwek juice from you. 8. Dati kasi 4 na piraso lang yung binibili niya namin. Pero nakukulangan siya sa 4. Kaya 8 pieces na yung binili niya. 8 pieces na lagi. And it's okay. I have my balut. Hindi ko na pala siya malulutuan, guys, ng baon niya. Kasi nga, natagalan kami sa grocery. Ang daming pila, ang haba. Kaya wala na akong time makapagluto. So sabi ko bumili na lang siya dun sa, kasi may mga bilihan naman eh sa labas ng ano niya, sa labas ng office nila. Marami namang ano dun, 7-Eleven, basta may mga open na 24 hours naman. Jollibee, kaya nakakabili pa naman. Salamat siya. Salamat po. Hmm? Salamat po. Salamat po. Yeah. Meron din pala kaming konting pinamili. Ito, lettuce sa ano niya, sa sandwich niya. Tapos, ito yung tinapay sa sandwich niya yan. Kasi nakalimutan ko yung mabili. Tapos, ito yung Japanese mayo. Ito yung mayonnaise na nilalagay ko sa sandwich niya kasi ito yung gusto niya. Kaya yan, Japanese mayo. Tapos, yun lang, yung binili namin na ano, pang sandwich. Yun sana ngayon gagawin ko na lunchbox niya ay nabaon niya ay wala nang time. Mabilis lang sana yung gawin. Lagain ko lang yung itlog, lagain ko lang yung patatas. Tapos yun. Yun na yun. So dahil wala na siya, guys, pwede na natin kainin yung balot na binili ko.
pumunta lang siya na nag ano, nasa work na siya, kakalis niya lang. So eto na, hindi ba? Diba? Magbukbang muna tayo ngayon ng balot. Ang init niya pa. Aray. So ito yung sasawan ko. Hindi niya naman makita. Ayan mo na. Ang init niya pa. Ininit ko pa siya, siya ulit kasi nga lumamig na. Ayan siya. Tagal ko nang nagkikrape sa balot. Tagal ko na rin hindi nakakain. Tinali ko talaga yung buhok ko para makakain ako ng maayos. Ang init niya pa pala. Mamaya na nga lang. So ayan, kumain na tayo ng balot. Hindi na siya malamig. Hindi na siya mainit kasi nilublog ko siya sa tubig. Paano kaya to? Hindi ako marunong umano eh kung saan pwedeng buksan. Kahit sana yan. Sana hindi mali. Ay, mali. Ay, parang lang sabaw. Ano ba yan? Sayang naman. Walang sabaw. Ay, penoy siguro itong binigay ni kuya sa akin. Hindi naman ito balot eh. Sayang. Hindi siya balot, guys. Ayun, Penoy to. Penoy nga yung binigay ni kuya. Ay! Wala, ayan o. Hindi siya balot. Nagkamali si kuya. Okay na yan? Tingnan natin. Para sure. Ay! Hindi pala. Balot pala siya. Pero, ang weird niya guys. Ayan o. Hindi, parang hindi siya na ano. Ang pangit ng pagkakabalot niya. Ayokong kainin pag ganito. Sayang. Hindi ang tawag sa ganito. Hindi siya na ano. Hindi siya parang ayun. Pero pwede na to. Sayang eh. Kainin na natin. Uy. Kain natin kasi sayang. Pero hindi siya na ano. Kainin pa rin natin. Walang sabaw. Malas naman. Parang 2 days pa lang siguro ito. Char lang. Let's eat. Wala nga. So, yun naman. Nasad ako dun. Wala, white na siya. Tigas na niya. Sana itong isa may sabaw. Ganun din. Ang pangit. Ay ko. Walang sabaw guys. As in, dry na dry. Hindi maganda yung nabilhan ko. Pero siya yung lagi kong binibilhan dun eh. May konting sabaw naman. Konti lang. Ang laki niya na. Itong isa guys, sobrang laki niya. Hindi ko na siya kinain. Hindi ko na sa inyo ipapakita kasi baka yung iba sa inyo hindi ko makain ng balot at baka maano. Ang laki niya, hindi ko kaya kainin. Sobrang laki.
As in, ano na yung puka. Parang matigas na yung puka. Wala, wala ko masyadong nakain. Sayang. Next time na lang.